Good day mga kadenggalista. Kamusta? Saan ang ruta mo ngayon? For today's video, mag-a-update muna tayo sa pinakamalaking kennel dito sa Bulacan. Walang iba kundi ang Jobberman Farm Kennel. Iba't ibang mga lahi ng aso ang makikita mo dito. From small, medium to large dog meron sila dito. Hindi lang yan, meron din silang stud services na ino-offer para sa mga pet ninyo. Ito ang mga kasama: free board and lodging for 1 week at Jobberman Kennel Pet Hotel, air-conditioned CCTV protected room, 3-chute, free dog food, unlimited box stud, free pick-up and deliver after stud sessions, Bulacan, Manila, and Pampanga area. Hassle-free, very convenient. Ito ang pinakamalaki, the biggest farm kennel sa buong Bulacan. Ililipot ko muna kayo sa kanyang kennel. Papakita ko muna sa inyo yung mga aso na meron dito para meron kayong idea kung ano pa ba andito. Ito, pagpasok mo, makikita mo rito yung kanilang mga aso. Ayan. Ito, meron siyang golden retriever. Hello! Ito, na golden retriever. Meron siyang American Akita. Golden retriever na rin. Hello! Ito, pure Euro na Doberman. Napakalaki yun. Tingnan mo naman, napakalaki niyan. Purong Doberman yan na Euro line. At eto, Elmo! Eto si Elmo. Ang laki yun. Elmo! Hello! Elmo! Hello! Laki, di ba? Elmo! Si Elmo ay American Euro. Tapos ito pa yung iba. Si Igor, oh! Igor! Hello! Igor! Ito, galing pang Russian si Igor. Tingnan mo naman, no? Igor! Tapos meron siyang Great Day. Dito namin papa-stud yung binili naming aso ni Boss Ken. Ayan. Shoutout pala kay Boss Ken. Kay Oli, shoutout din sa'yo. Okay. Ito, Merle na Great Day. At meron isa dito mga female na Red Rust Doberman. Ito po. Hello! Hello! Oh. Daming aso. Ang daming malalaking breed dito. Sa unahan pa lang pa at yung pinaka-front na makikita ninyo sa Jobberman Kennel. At syempre meron pa yan doon sa likodan. Marami pang aso doon sa likod. Elmo! Elmo! Si Elmo. Ito ang puro na Euro. Umiikot-ikot lang, ano? Ngayon, nilalabas sila yung mga aso doon para makita ninyo kung ano pa ba yung mga aso na pang-benta ni Sir Joel. Sa mga naghahanap naman ng quality guard dog para sa inyong mga farm at bahay, meron silang German Short Hair Pointer, almost 1 year with PCCI paper, female, sa halagang 15,000 pesos each. Pwede ka nang mamili dito sa dalawa. At ito yung next natin, ito. Wala, umuulan na dito tayo sa gilid. Ito mga katanggalista, maraming nag-comment sa akin dati rito kung binibenta ba ni Sir Joel to. Ito yung lilac. Lilac, ano lang to? Lilac beagle. Proven na to. Tapos isang beses na lang anak. Ilang puppies ang nilabas nito, Sir Joel? 7 puppies ang nilabas nito. Ganda, ang ganda ng pangangatawan. Talagang solid na solid. Ina-out lang ni Sir Joel to ng 15,000 with PCCI papers. Negotiable pa yan ng konti. Hit pa ngayon. Sir Joel, ilang taon to? Ha? Bali, ano pa lang yan? Magto 2 years. Magto 2 years. Tapos ito naman yung pang-stud niya. 15,000 with papers pa to. Choco Beagle. Choco Beagle, din ang itsura. Pwede nalang gamitin yun.
Basta daw. Bapo, no? 15,000 din yan. At sa mga naghahanap naman ng quality English Bulldog, sakong-sakto, bagong panganak to, isang Merle at tatlong Black Seal. Yung Merle ay nagkakahalaga ng 60,000 pesos at 50,000 pesos naman para sa mga Black Seal. Yung apat na puppies ay mga male. Dito naman sa kabilang side, yung kanyang tricolor na corgi ay meron ding apat na puppies. Sa halagang 60 to 65,000 pesos ay pwede ka na magkaroon ng napaka-quality at napakagandang mga corgi na to. Male and female yan, mga kadenggalista. At syempre, meron din siya ditong British short hair. Tignan niyo naman, napakaganda, napaka-cute at nangangalapit pa. 50,000. Ano mga gender niyan? Dalawang female. Ito, malaki male to, no? Male. Hindi mo inaot to. Ibibreed pala ni Sir Jovel to. Akala ko binibenta niya na. Ganda, no? Okay itong ano mo, hindi siya maamoy eh, no? Oo. Dito naman tayo sa loob ng kanyang pet hotel. Meron ditong English Bulldog na may puppies sa halagang 30,000 pesos, female with PCCI papers. At meron din siya ditong English Cream Golden Retriever line, mga female, sa halagang 35,000 pesos. Lahat yan may PCCI papers. May Chow Chow, may Golden Retriever, at yung ibang mga nakalagay na dogs dito ay hindi naman for sale. Meron din ditong solid blue Shih Tzu sa halagang 20,000 pesos, PCCI on process. Mga female to, mga katenggalista. Hindi pa natin pwedeng hawakan kasi galing tayo sa labas at maliliit pa yung mga puppies para iwas na rin sa virus at sakit na galing sa labas. Dito naman tayo sa mga pug. Sa halagang 20,000 pesos, lahat yan ay male with PCCI papers na rin. Ang cute yan, no? Pwede kayong mamili. Tatlong piraso na lang. At alam nyo ba, itong stock nila na raw foods ay isang linggo lang para sa kanilang mga alagang aso. Jonel! Di ba yung Ilayla yun? Ito yung bagong kasama nila Sir Jovel dito. Si Jonel. Dito sa kanilang whiteboard, makikita ninyo ang mga iba't ibang breed ng aso na meron sila. Kung kailan pinanganak, kung kailan nabaksinan, para lagi na mamonitor at malayo sa sakit. Ito, meron pa siya dito. Tahimik lang yung lugar dito, no? Napakalmado ng lugar. Tapos, mahaba pa, meron pang kennel doon. Yun naman, marami na halo-halo ng mga breed doon sa dulo. Sa mga naghahanap ng small breed, medium breed at saka large breed na aso, dito na kayo magpunta sa Joberman Kennel. Itong ground na to, dito pinapakawalan tuwing umaga yung mga aso. Kung naririnig nyo naman, napakadaming aso. Silipin natin. Sa pagpasok mo pa lang, nakabungad na agad ang nakakatakot na cane corso. Bibihira ang breeder na merong cane corso dito sa Pilipinas dahil napakamahal ng presyo niyan. Cane corso is a large breed of dog that originated in Italy. They are known for their muscular build, intelligence, and loyalty.
One of the most notable characteristic of the Cane Corso is that they are one of the dog breeds the strongest dog bite force. Ito yung inampon. Napakalambot ng puso nito ni Sir Joel sa mga asong kalye na araw-araw niyang nadadaanan sa kalsada. Isa nga dyan na sinuwerte ay si Dexter na inampon niya at pinatira sa kanyang kennel. Halos butot balat na ito nang nakita niya sa kanyang gate. Pinaliguan at pinakain para bumalik ang sigla ng kawawang aso. Hindi biro ang magtayo ng gaytong klaseng kennel. Napakadaming aso, napakadaming responsibilidad sa araw-araw, sa pagkain, sa paglilinis at pagme-maintenance ng mga aso. Kapo Shih Tzu. Binibenta, di ba? Hindi ko lang po alam. Ito may pagpusyo. Kasi peanut. Peanut. Bulldog. Bata pa to. Ito. Bulldog. Mallet. Si Gwen. Si Gwen. Fiona. Fiona? Papa. Si Fiona. Si Bullet ko sa Aslanchi. Bullet ko. Bullet pa. Julia! Brown Shiba! Brown Shiba! Lily! Lily! For sale na daw ang ganda, no? Oyo! 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 Bingo! Si Bingo, binibenta na rin. Okay, napakita pangalan eh. Ito yung Dutch Shepherd. Dutch Shepherd yung pangalan. O, tara. Nakasama ko si Jonel. Itong King Corso, grabe no. Ang laki. Killer. Killer. Grabe. Napakatapang ng killer yung King Corso. Ito lamang taong Setyembre ay na-feature ang Joberman Farm Kennel sa isa sa pinakakilalang reporter na si Gigi Manikad dito sa kanyang page na Agripreneur. Kamal Sir Joel. Siyempre si Jello. Si Baki. Yeah, si Jerry, Sir Roy kasama natin. Eh si Kuya kasama din natin. Si Kebal. Si Kebal tumulong sa atin yung isang sasakyan natin dati. Si Reina. Ha? Si ano, si Ate Jenny. Yeah. Pac-boy, si Ate Jenny. Si ano? Jenny White. Si Jenny White. Pwede no? Jenny White? Jenny White. Oh, si ano? Bugoy. Si Bugoy. Ito, merong handaan dito kay Sir Joel. Na-invite tayo. Ito kay ate, si ate Syra. Christmas na Christmas pala dito kala Sir Joel. Ah,
Jenny White. Saan ang luto ni Bebal? Maybe we don't walk up. Napakalambot. Ito kasama natin si Sir Jomel. Bali, papasyalan natin yung kanyang bahay doon sa Balibang, Bulacan. Nandito tayo ngayon sa San Rafael, Bulacan, sa kanyang farm. Tapos papasyalan natin yung kanyang bahay doon sa Balibang, Bulacan. Ito, tinatahak namin yung F. Viola Highway. Ito yung tinatawag na Lubakan dito sa Bulacan. No, highway to hell. Highway to hell. Dito, kung pumunta kayo dito sa kanyang kennel, ay welcome po kayo sa mga gustong mag walk in. Yan, every day. Every day, okay. Every day, man. Oh, yan. Every day siya nandito sa kanyang kennel. Ito pala yung tsura ng wild truck, no? Ganda, ano, manifesting natin baka magkaroon tayo nito. Pahimas. Maaari natin magkaroon tayo nito, di ba? Doon naman tayo kung ano meron. Ito isa sa mga aso ni Sir Joel. Oh. Opo, sir. Ayan. Si ate. Ate, kamusta? Sige po. Ito yung mga, ano yan, mga fox. Shiba Inu. Ito yung napagkakamal ang fox minsan. Ito yung mga galing Japan. Import mo. Puro mga import yan, no? Sino naman? Ay! 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 Ang hatak ng gamit. Nagpapakarga yan eh. Ay, ay, ay. Ito Shiba Inu. Kayo nung anak to? Yung dalawa. Yayo. Ilan po? Mabeta na yung dalawa. Ilang piraso lang yan? Dalawa na lang. Dalawa na lang pala to. Tapos ayan yung mga peres. Hindi peres, ito yung nanay, yun yung tatay. Ito yung nanay, tas tatay. Tumukulit. Ito anak din yan ito, anak din itong dati. Anak din nila to? Oo. Tapos ayan yung sire, yan. Ito yung dam. Mm-hmm. Ito yung kursi niya. Parehas na female? Male. Parehas na male. Parehas na male. Ito, recap lang tayo, Sir Joel. Yung dam neto, import. Oh, import. Galing Japan. Galing Japan. Tapos yung sire? Ito yung sir, galing Japan din yan. Puro Japan galing yan. So, bali ang papel neto ay... ano, bali dito na, nakaregister na sa ano? Island born na dito. Oh, island born na yung mga anak. Shiba Inu, 85,000 pesos. All male, 2 months old with PCCI papers. Sir Joel, itong corgi ba pag panganak putol na buntot? Hindi. Pinuputol pa? Pinuputol ang buntot na. Mga 3 days pinuputol. Yeah. Isa pa, ano pa isa? Anong mga gender niyan? Ba't ang ganda ng kulay ng sayo ah? Oo, anakaya ng ano eh. Pag anakaya ng ano, island born ko na ano. Red and white ba to? Oo, red and white. Ganda. Ganda ng kulay. Tapos yung structure ng katawan, no? Bilog na bilog. Bilog na bilog yan. Parehas na puro lalaki? Dalawang female saka dalawang male ang available ko. Ayan, mga available. Ano na yan? 4 times the worm, 2 times vaccine. Mm-hmm. Ang agto niya, 65 ang ano eh.
Ang female, 60 yung male. 60 yung male. Oh, yung tatlo kasi na yun, naka-reserve na eh. Pero lahat naman to, pwede pang konting negotiable na. Oo, oh, negotiable pa rin. Ito, ang gilid ati Cecil. Ayan yung number one, lalaki. Ayan yung mataba, pinakamalaki to, di ba? Kasi yung next natin, bali ang dalawang male tsaka dalawang female. Yung isang inangat natin, ito yon yung malaki na male. Ito, malaki. Nakita nyo naman yung bilog ng katawan. Ang ganda, no? Fluffy to, di ba? Hindi. Paglaki, standard lang to. Standard corgi to. Ito pa isang male. Tapos ito pa isang male. Or mas malaki ata to. Yeah, mas malaki. Ay, basa lang yan. Lalaki po ito eh. Basa lang po. Pakita natin dito ate. Ito isang lalaki. Para makita nila. Buka kasi de-deliver na yung dalawa. Okay. Opo. Yung isa po ate. Na female. Yan. Yan. Tapos sunod ito. Ito female naman to. Tignan niyo po, sa personal, napakaganda na ito. Malaki ang katawan niya, mataba, malusog. Hindi natin nahahawakan yung aso ni Sir Jovel kasi galing tayo sa labas. And next pa, isang babae pa. Yan. Ito, last. Ang pattern naman nito ay may puti sa ulo, di ba? Buo ang puti ng ulo nila. Ay, iba meron din. Tapos puti ang, parang pare-pare sila ng kulay, no? And Sir Joel, yung sire nito tsaka damsel, oh? Oh, nasa akin. Sa akin yung ano yun. Philippine born? Oo. Oh, yun po. Island born yung ano yun. Ito. Punta pala ito. Ayun, manakaya kong kama lang yan. Mamba. Black and white. Diba isa, no? Diba isa. Saan mamba? Mamba. Diba isa? Mas guwapo sa si ano eh. Si Baki. Sexy pa. Ayan. Para sa iba pang mga katanungan, bisitahin nyo lamang ang Facebook page ng Jobberman Kennel. Natatakot ako doon. Maharot pala itong mga to. Oo, maharot. Ang maharot. Ay, papi. Papa! Papi! Yumi! Yumi! Hey! Yumi! Ito yung tatay. Ayun, Sir Joel. Ito na, Sir Noel. Eka Noel. Yan, thank you, Sir Joel. Ito na, si malaki.